Alright guys, magandang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Karob Trip. Tungkol ito sa isang kongresista na si Franz Castro na makakaliwa, na sinabihan lahat ng PNP ay mga walang hiya at ayon sa kanya. At hindi ba ito nagsalamin at tumingin bago nagpunta dito? At panoorin po natin ang buong detalye. At ito ay sinabihan din ni DILG sa harapan ni DILG Benhar Abalos. Alright, let's watch this guys and don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Nangyayari po Madam Chair, nagkakaroon ng kampihan. Komo kabaro nyo itong mga nasasangkot sa sa kaso. Kinakampihan pa. Katulad Madam Chair, Mr. Secretary, yung nag-press con pa, no? Parang nakakahiya. Parang walang hiya na ang PNP dito sa QC na pinag- Ayan, mga walang hiya daw. At panoorin pa natin at diretso na natin. Ito siya na nga yung nag-agrabyado, pinayagan pang mag-press con. Buti na lang nag-resign yung chief of police dito sa QC. At meron din palang PNP na may hiya. So talagang talagang sinasabi natin na dapat kung may mali, mali talaga. Hindi kinakampihan, hindi kinakandlong, hindi tinatago. So siguro ang secretary natin yung talagang may role talaga para madisiplina natin itong mga tiwaling mga pulis. So yun lang po Madam Chair at salamat po. Madam Chair, if I might add, no. Of course, we've got administrative due process. Huwag kayo po kayo mag-alala ron. If you're going to look at all of this, agad, suspendido ka agad, pinakulong pa kagad yung police, sinampahan kagad ng kaso. To give us an example, yung pong huli, kung matatandaan ninyo, yung nag-road rage na nagkasan ng barel sa siklista at nagkaroon ng press con, I immediately gave a statement na dapat sampahan nila ng kaso because by itself is part of the alarms and scandals. Hindi mo kailangan ng complainant doon. At the very least, maski walang complainant, pwede mong sampahan ng grave slander, pwede mo sampahan ng slight physical injuries, slander by deed, pwede mo sampahan ng slight physical injuries, no? At kung ano pa, maski walang complainant. Klaro po sa batas yun. And true enough, nangyari, ito na yung nangyari, and up to resignation ng chief of police. We will be on top of this. Nangyayari po ito, but we assure you na lahat po ito ay talagang may hustisya po rito. We will do our job with the National Police Commission administrative cases, and we will make sure to the PNP that criminal cases will also be filed here to the EAS. Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala nung siklista. Magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas ang mangyayari sa akin. Alam mo, iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, sinasabi na retired policeman siya or whatever, dismissed policeman, at galing sa inyong organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa mga istasyon na yan, kayo na rin na nagsabi nun, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo? In the ordinary course of things, iho, dihadong-dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney Fortune. Diba? Butin mo ko. We have no idea about the yung bayaran sir na 500. Wala pa kami idea. So, when they entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila? Yung makapag, nung paghatid sa kanila sa Galas Police Station, pinaliwalag sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila nung both parties. So, during the course of initial investigation, nagmanifesto sila na verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magkaregluhan. Kasi sa PNP, bawal po
ang magkaroon ng areglo. So, para hindi kami makulayan, nirefer namin sa barangay for mediation. Anyway, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh. Kasi kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, kung titingnan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Fortun. Alam mo ang sabi niya, tingin ko, sa isip lang niya ay liliit yung mundong kinagalawan niya. Kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Hindi dapat, hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po ninyo kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung siklista eh. May I, sir? We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi ba akong pinersan nyo siya? Wala pa na. Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga police na nandun dati, sino ang lihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing pinersan ninyo. Please do not put words into my mouth. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan eh. It has been done during my time and I think it's still being done now. Mr. Chair, marami po salamat. Okay, thank you so much, Congressman Akop. We're about to wrap up, ano. Meron lang akong nabasa dito that was submitted to us by Attorney Fortun, ano, with regards to doon kay, ano, kay Willie Gonzales, na ano pala, nagkaroon pala ng decision ng July 24, 2006 na dismiss siya. And thereafter, nag-MR siya nung 2012. Nung mag-MR siya nung 2012, nag-decide ang one rank lower. Ang tanong ko doon, paano yung kanyang after reaching the age of 56, so magkano totally nakuha niya? Buo nakuha niya? Oh yeah. General. Actually, sir, he reportedly retired early in 2016 and then he was dismissed. Ayun naman pala. Ayan, pagpatuloy natin yan, kaya pala ang when he was already nangyari. Retired in 2018. Sandali, nag-retire siya ng 2018? 16, sir. 2016? Yes, sir. And then, he was able to get his retirement, ano? Yes, sir. Reportedly, yun po yung pinapacheck ko ngayon, sir, that he got his lump sum. Pero hindi fictitious dahil nakuha niya yung kanyang lump sum using his the same name. Yes, sir. Oh, so, a while ago, you were saying na fictitious yung ginamit niya, kaya niya nakuha yung lump sum niya. May suspicion. Suspicion. Gumamit siya ng... Pero clear lang naman, madali naman nga rin yun, General. Yes, sir. Sasabihin mo lang naman kung nag-retire siya noong 2016. Yes, sir. Using his own name. Yes, sir. Dahil siya nagkaroon ng final dismissal noong 2018. Yes, sir. The problem now, sir, he should have retired. Nabigyan na makakahingi siya ng pera kasi may pending case siya. Kaya nga. So ngayon, may nag-anak na po yung question. Oo. Yun so po yung inibisigan namin, sir. Basically, General, ang sinasabi mo dito, so nabigay yung lump sum. Yes, sir. Na kanyang retirement. Tapos, nagkaroon ng decision ng 2018 about the dismissal niya. Dismissal niya. So, of the previous case. So, basically, dapat, ibalik niya yung pera na nakuha niya. Yes, sir. Yun po yung pinupurso namin na, ano, sir. Ayan. So, dapat ibalik niya yung pera. Yes, sir. So, nakita natin dito that, kita-kita natin yung mga ginagawang kalokohan nung maswerte si Willie Gonzales dahil we only have like today our last hearing. Actually, kahapon lang kami nakapag-decide for a information hearing like this. Pero this will set a reminder to all our yung mga citizenry natin that wanted to commit yung mga criminal minds, no? Ang taong bayan nakatutok po sa inyo. Nakatutok ang ating mga netizen and even our mga hindi naman vlogger lahat yan eh. Kumbaga, nagkataon lang, nakita lang nila yung crime eh. Kinuna nila eh. Ito nga, in a while, Congressman Bosita will be showing again. Gana naman, road rage na naman yan, altercation. Alright, yan, panood natin at subaybayan ang pangyayari.
At maraming salamat sa inyong lahat dito kay Karob Trip. At don't forget to subscribe and peace out.